Sobrang nahihirapan na ako sa business ko. Wala talaga nagiging resulta. Ang tagal-tagal na. So, dapat ba akong lumipat o ipipilit ko pa rin to? Sa totoo lang, hindi naman yan about sa paglipat. Okay? Baka yung iba sa inyo nag-iisip, ano ba, mag-stay pa ba ako dito sa company ko? Kasi, amin, walang nangyayari sa akin eh. Diba? Walang nangyayari, hindi ako kumikita. So, ano, tutuloy ba ako? Hahanap ako ng iba or magkukwit? So, tanggalin natin sa equation yung isa. Yung last ko na sinabi, which is pagkukwit, kasi walang magandang naidulot yun. Pag-usapan natin is yung dalawa. Kung dapat ka lumipat o hindi, para at least mabigyan kita ng guided information regarding dito. Kasi gusto ko na, katulad sa inyong mga ethical nation, part ng ethical nation, gusto ko na, ano kayo eh, marunong kayo mag-calculate ng risk. Hindi yung basta magde-decision ka based sa emotion mo. Kung anong nararamdaman mo, nababadrip ka sa apply mo, nagagalit ka sa apply mo, tas lilipat ka. So, hindi siya maganda. And most of the time, yung kapag kayong decision natin is based sa emotion, hindi maganda yung kinalalabasan. So, pag-usapan natin yung regarding dito. Meron lang naman akong sinusunod na format. O, ito lang yung nagiging sagot ko sa mga nagtatanong sa akin regarding dito. Dapat ba akong lumipat or magstay sa company? Most of the time, hindi naman problem yung company kung yung company mo stable na talaga, maganda na talaga. Dahil binabanggit ko na rin yan, meron akong tinatawag na 5 M's. Okay, 5 M's of success. Yan, dyan nakadepende yung magiging success mo. Actually, hindi lang, para sa akin, hindi lang to para sa network marketing, para rin sa lahat. Pero since mga networker na tayo at mga payaman tayo, mag-focus tayo dito sa network marketing. Kasi ayokong mag-gumawa ng topic about sa ibang business, eh wala pa naman akong ibang business. Network marketing lang talaga. Okay, so 5 M's. Pagdating sa network marketing, eh nabanggit ko rin to sa Walang Power and Bootcamp. So later on, pag-usapan natin yung about doon. So first M is yung tinatawag na machine. So yung machine is yung network marketing company na kinabibilangan mo. So ginawa ko lang siya as analogy para maging 5 M's at madaling maalala. Okay, machine, yung company na kinabibilangan mo, dapat stable, credible, legal, may tangible products, kasi yun yung mga company na nagtatagal. Yung iba hindi nagugustuhan yung sinasabi ko regarding dito. May nabasa ako recently na comment na sinisiraan ko daw yung company niya. Samantalang sa lahat ng videos na ginawa ko, eh wala akong binabanggit na kahit na anong company, kahit company ko. So paano kung siniraan yung company niya? So ewan ko, siguro tinamaan kasi, nasaktan. So hindi sa naninira ako guys or ano, kasi nga wala akong binabanggit na company kasi ayoko nga nung nangyari. Kasi pag may binanggit ako, may kaso yan. So hindi ko talaga babanggitin. Pero pag sasali kayo sa isang network marketing company, piniin nyo yung talagang maganda, yung talagang stable, credible, may tangible products, may produkto. Okay, kasi nga yun yung nagtatagal. And na-experience ko na kasi yung nakabilang ako dati sa networking company na walang tangible products. Ayun, nagsara. Hindi siya talaga nagtatagal. Yung pangmatagalan na ano, na klase ng company. Yung iba, pwedeng sabihin sa akin, meron kasi mga, ewan ko kung mga, alam ko, isa lang na pasok sa isip ko na company na walang product na medyo matagal na rin. Pero alam mo yun, once again, hindi sa sinisiraan ko. Gusto ko lang maging maingat kayo at the same time, gusto ko na, alam mo yun, ang hirap-hirap magbuo ng team. Company. Ang hirap-hirap magbuo ng network marketing team. Ang hirap-hirap mag-recruit. Ang hirap-hirap mag-keep ng downlines. Ang hirap-hirap mag-develop ng leaders. Tapos pagsasarhan ka lang. Diba, yun yung isa sa mga pinakamasakit na naranasan ko before kasi nakapag-build na ako that time, 200 plus na downlines within 7 months tapos nagsara kami. Mabilis yung result sa ganun. Yes, sa totoo lang, mas mabilis yung result sa mga ganung klase ng company kasi wala product eh. Wala ng shipping cost, wala ng, tapos ang mura-mura pa ng puhunan. Pero alam mo yun, dun ako sa magtatagal kahit mahirapan ako, at least alam kong magtatagal talaga. So yun lang yun sa akin. Once again, kung meron akong gustong siraan, hindi sana binabanggit ko talaga literal yung company nila. Pero gusto ko lang na maging safe kayo and hindi ko in-expect na maunawaan yung lahat. Hindi ko in-expect na maintindihan mo itong sinasabi ko. Kaya ginawa ko yung Walang Power and Bootcamp. So doon ako nag-explain ng mas malalim pa regarding dito. So later on, pag-usapan natin yung regarding doon. So kailangan meron kang magandang machine, meron kang magandang company. So second M, method. Okay, so method. Ano yung method? SESES. Okay, specific, effective, step-by-step, ethical strategies. SESES. Yun yung method. So, dapat meron kang method kasi anong sense, alam mo yun, nakasali ka sa sobrang gandang company. Pagkasali mo sobrang gandang company, ang ganda ng products, ang ganda ng complaint, ang ganda lahat. Tapos pagsali mo, naibigyan sa'yo yung package. Tapos kinabukasan, pag ano mo yun, baliw na baliw ka, hindi ka makatulog, kinabukasan pag gising mo, game power na. Tapos nakita mo yung package mo, nagtaka ka, ano yun?
Ay, oo nga pala, may products. True story yan. Okay, isa sa mga kaibigan ko, ganun yung story na nangyari sa kanya. Baliw na baliw siya dun sa networking. Tapos sumali siya on the spot. Ang alam ko, on the spot. Sumali siya, dala-dala niya yung products. Pag-uwi, baliw na baliw siya. Di siya makatulog. Pero pagkagising niya, may nakita siyang product. Tapos nagtaka siya, ano yan? Ano yun? Tapos naalala niya, ay, oo nga pala. May product nga pala akong kailangan ibenta. So, alam mo yun, napasali siya, baliw na baliw siya. So, isa yung sa mga, ano, sa mga close friend ko, true story yun. Kung meron kang ganun, kung meron kang products, di ba, nakuha mo yung products, anong next? Paano mo ibibenta yun? Paano mo i-dispose? Paano ka magpapasali sa ethical na paraan? Paano ka makakapag-recruit? Paano ka makakapag-close ng deal? Paano ka mag-follow up? Paano yung pagsagot sa mga objection? Paano mag-promote? Saan ka makakuha ng prospect? Yung mga basics na yan. Yun yung seses. Seses. Okay, dun ka matututo. Yun yung kailangan. Kaya very important na merong effective method. Okay, yun yung M number 2. So, third M is mechanism. So, anong ibig ko sabihin ng mechanism? Powerful tools and system. Okay, yung mechanism yung nagpapaandar dun sa business mo. Kasi pag pumasok ka sa network marketing, yes, hindi ka may-ari niyan, pero as an independent distributor, kailangan mag-isip ka bilang parang entrepreneur din. Okay, parang sa'yo talaga yung business na yun, kasi totoo naman, ikaw mag-build niyan eh. So, kailangan mo ng mechanism, powerful tools, and system na tutulong para sa'yo. So, ngayon, majority ng alam ko ng mga companies, mga network marketing teams, walang ganyan. Okay, ang ganyan, meron pala sila, pero yung makalumang paraan. And I'm not saying na lahat ng makalumang paraan is pangit, hindi nag-work, hindi effective. Pero majority doon, hindi na nag-work. Okay, hindi na siya effective. Kasi nga, noong unang panahon pa yun eh. Diba, yung mga panahon na hindi pa uso yung networking, hindi pa negative yung mga tao sa networking, maganda pa yung network marketing. Actually, hindi maganda. Wala pang alam yung mga tao sa network marketing, kaya bagong-bago sa kanila. Pero sa atin ngayon, hindi na siya bago. So, yung mga makalumang paraan, maraming makalumang paraan hindi na nag-work sa panahon ngayon. Tsambahan na lang. Okay, so, kailangan mo ng talagang powerful na system, powerful na mechanism na talagang magtuturo sa'yo. Actually, hindi magtuturo. Okay, tutulong sa'yo para makapag-build ng business mo. So, isang example na maganda is yung ginagamit namin sa team ko, which is yung Team Genuine System. Para mas maunawaan nyo, punta tayo dun sa whiteboard para mas madali mong maintindihan. Okay, class. Okay, so, dito explain ko sa inyo kasi mas madali nyo maintindihan kapag in-illustrate ko sa inyo. So, isusulat, i-drawing ko na lang dito. So, ito yung system na ginagamit namin. Ito yung system na pwede nyong i-model. Hindi ko alam kung paano yung gagawin. Pero, for example, sa atin kasi sa business natin, nag-i-exist na naman talaga yung mga prospects eh. For example, nakikita natin sila saan? Majority sa atin, halos lahat sa atin, sa Facebook. Okay, nakikita natin sila sa Facebook. Ewan ko kung meron sa inyo nag-i-Instagram, pero sabihin na lang natin sa Facebook. So, nag-i-exist na dyan yung mga prospect. O, nag-i-exist na sila. So, ang ginagawa lang namin is nagpo-promote kami dito sa Facebook. And then, papupuntahin namin sila dun sa aming system, yung sinasabi ko sa inyo, yung mechanism namin. So, M na lang natin ang ilagay dyan. So, meron kaming mga promotional tools na ginagamit para mapapunta namin sila dyan. So, ready to download. So, para sa mga beginners kasi, ang hirap din mag-isip kung ano yung ipopost nila, paano sila magpo-promote. So, tinuturuan namin sila sa loob ng Team Genuine Academy kung ano yung gagawin nila simula para sa warm market o yung mga kakilala nila, paano nila aalokin ng business or ng products. And pag ganun rin pagdating sa cold market, paano nila aalokin ng business or ng products yung mga taong hindi nila kakilala. So, sa case natin, is Facebook yung ginagamit namin. So, meron kaming mga downloadable tools. Da-download na lang nila yon, ipopost na lang nila yon. So, yung iba sa inyo, kung matagal na kayo sumusubaybay sa akin, siguro may mga nakikita kayo ng mga Team Genuine members na may mga ginagamit silang videos, ginagamit silang images na pinopost. So, yun yung tinutukoy ko. May mga promotional tools kami na ginagamit na talagang nag-work, nakakakuha ng mga prospect. So, ngayon, pupunta sila dyan lahat sa mechanism na yan. So, itong mechanism na to, yan yung magsasala sa kanila. Magsasala dun sa mga prospect kung tamang prospect ba or hindi, sino ba talagang interesado o sino hindi. So, sasalain dyan, tapos nandyan na rin yung mag-i-explain sa kanila. Yan na rin yung magpapasali sa kanila. Yan na rin yung magpo-follow up sa kanila. So, ngayon, dalawa lang yung magiging choice nung prospect. It's either yes, ibig sabihin, sasali na siya, or not now, ibig sabihin, hindi pa siya sasali. So, majority naman is
not now. Okay, majority talaga ng prospect ganun, not now. So ilan lang naman yun yung mag-go on the spot, ilan lang yung yes. Pero sa totoo lang, para sa akin, mas gusto ko yung mga prospect na nag-iisip talaga. Okay, nagde-decide talaga. Hindi yung bigla-bigla na lang sasali kasi nabaliw, kasi hindi kami nang babaliw. Okay, kaya madalang yung nag-go on the spot sa amin kasi hindi kami nang babaliw. Okay, so ngayon, mangyayari kapag nag-yes yan, meron yan dadaanan na process, which is yung sa Team Genuine Academy. Okay. TGA na lang. Team Genuine Academy, dyan na niya aaralin yung business. And, mali yung ginamit ko. And, nagagawin na lang niya is iduduplicate na lang kung ano yung ginawa nung nakapagpasal sa kanya. Okay, same lang din. Magpo-promote siya, papapuntahin niyo doon sa money making machine. Parang ganun na rin kasi yun eh. Mechanism, tapos, pag yes, pupunta siya doon sa Team Genuine Academy and doon yung duplication process. Okay, so yun yung ginawa namin na duplication process. Para hindi rin mahirapan yung baguhan. Kasi halimbawa may napasali yung isang member, baguhan siya. Anong ituturo niya doon sa member niya, hindi niya pa rin alam. So sa case namin kasi online kami, may offline rin naman kami na ginagawa, pero majority is online kasi nandun yung maraming tao, nandun yung maraming prospect. So nakakaawa rin doon sa bagong member na ano ituturo niya doon sa bagong napasali niya, hindi niya rin alam kung anong gagawin. Minsan yung kasi yung iba na nakachamba, diba? So doon na pumapasok yung Team Genuine Academy, yun yung magtuturo sa mga downlines nila para sa kanila. So at the same time, sila kasi nagle-level up rin, may process rin sila na pinagdadaanan dyan para malaman namin kung possible na ba sila maging leader, gusto na ba nila maging leader, gusto na nila mag-lead. So, nandyan lahat yan sa Team Genuine Academy. Yan yung method, o kaya yun yung ikalawang M, nandito lahat yon. So, ngayon, paano naman kung not now? So, kung not now, meron kaming automated, semi-automated follow-up. Okay, Safo. Ang pangit nung ano niyan. Okay, so semi-automated follow-up. So may semi-automated follow-up kami na kung saan dyan nagpa-follow-up yung system namin, pina-follow-up yung prospect. Basta kung ano na yung follow-up, yung mga effective follow-up. Tapos at the same time, nakakausap rin sila ng aming mga leaders, ng aming mga closers. Yung ibig sabihin is yung mga magagaling mag-close sa amin, ng mga leaders na trinain ko. So nakakausapin yung mga prospects nila. So kung maaalala mo dun sa pag nung bago ka, di ba? Especially, ito nangyari kasi to sa traditional networking companies. Nangyari naman to sa online, pero mas familiar to sa mga traditional networking companies. By traditional, I mean is yung offline, yung may mga products talaga, mga health and beauty products. Pupunta ka ng office para mag-invite, papatin din mo seminar, kakausapin, apply mo. Yun ang ibig ko sabihin ng traditional. Okay, so di ba pagkasali mo sa ganung klase ng business, sasabihin sa'yo nung upline mo, basta mag-invite ka lang, kami na yung bahalang kumausap. Which is tama naman yun kasi hindi pa nga marunong. So sila talaga yung kakausap. So parang ganun rin yung ginagawa namin, pero nilagay lang namin siya online. Sa halip na offline, ginawa namin siyang online. So kapag hindi agad sumali yung prospect, kakausapin siya ng mga leaders, yung mga magagaling mag-close para pasaliin siya. So kapag ka sumali na siya, pupunta na ulit siya dito. So basically, yan lang yung very basic. Okay, yan yung very basic system na sinusunod namin, na ginagawa namin. Yan yung mechanism na nagpapaandar sa Team Genuine. So, para sa full details, later on, sasabihin ko sa inyo yung sa Walang Pawaran Bootcamp, doon ko, I think mas maganda yung explanation ko doon kaysa dito. Okay, so, yun yung in-explain ko na sa inyo regarding doon sa ikatlong M. So, proceed na tayo doon sa ikaapat na M. So, yung ikaapat na M is yung mentor. Okay, mentor. Effective and ethical na mentor. Kasi marami naman talagang mga mentor and deserve na maging mentors kasi may success na sila na-achieve. Pero para sa akin, mas pipiliin ko yung mentor na ethical talaga. O, hindi talaga gumagawa, hindi nagsisinungaling, hindi nang babaliw, hindi gumagawa nung by pambabaliw, I mean yung pambabaliw na unethical. Kasi yung pambabaliw na unethical is yung babaliwin mo yung prospect mo sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng false expectation na parang ang dali-dali sa networking, parang ang bilis-bilis kumita ng malaki, which is alam naman natin parehas na hindi siya totoo. So, mentor, ang hirap humanap ng mentor sa totoo lang. Ang hirap humanap ng ethical and effective na mentor at the same time. Kasi ang dami na rin kasi sa Facebook, mga naglalabas ng mga fake mentors, yung mga mentors na wala naman talagang result, yung mga mentors na hindi naman nagtuturo na, pero hindi naman nila ina-apply kung ano yung natutunan nila. Natutunan lang rin naman nila sa iba, tapos ituturo nila para magmukha silang mentor. So beware guys sa mga fake mentors, sa mga fake coaches. So most of the time,
hindi lahat pero karamihan sa kanila is yung mga naglalagay ng mentor or coach sa pangalan nila. Tapos kung titingnan mo, alam mo yun, ang ano kasi, ang sama kasi, pero parang nanghuhusga ka, pero kita mo naman kung talaga bang may result yan o wala kapag tiningnan mo yung Facebook profile nila, tiningnan mo kung ano yung mga ginagawa nila, yung sinasabi nila. So beware, guys. And para sa inyo na naglalagay ng mga ganun sa pangalan, huwag niyong gawin yun. Okay, hayaan niyo na yung ibang tao. Kung gusto niyo talagang maging coach or mentor, hayaan niyo ng ibang tao yung tumawag sa inyo noon sa pamamagitan ng pagbibigay niyo or pagtuturo niyo ng mga bagay na ginagawa niyo at nakapagbigay sa inyo ng result. Baka hindi ako nagtuturo sa inyo ng kung paano kumita ng multi-millions, kasi hindi pa naman ako kumikita ng multi-millions, million pa lang pero hindi pa multi-millions. So hindi ako nagtuturo ng ganun. Diba? Kung paano maging bilyonaryo. Ba't ko ituturo yun? Di naman ako bilyonaryo. So, alam mo yun, hindi ko tinuturo yung mga ganung bagay. Tinuturo ko sa inyo kung ano yung nagbigay sa akin ng result. So, actually, ngayon nga, hindi pa ako nagtutula pa akong topic regarding sa earning your first million. Paano kumita ng first million mo, although nagawa ko na. Pero hindi ko pa tinuturo kasi wala lang. Ngayon lang rin pumasok sa isip ko na, oh nga no, pwede na pala ako magturo ng gano'n. Okay, so beware pagdating sa mga mentor. Ang piliin nyo talaga is yung mga may right attitude, yung mga ethical, yung talagang tsatsagain ka. Especially, malalaman nyo naman yan eh. Depende rin sa feedback ng mentor na yan. Piliin nyo ng maigi. Ang hirap makapili ng tama, pero mas okay na mahirapan ka sa paghahanap kaysa mabilis ka nga makahanap, ang pangit naman ng mentor na makukuha mo kasi minadali mo. Okay, so make sure pipiliin mo, titingnan mo lang naman dyan yung attitude niya, tsaka yung result niya, tsaka yung strategy na ginagawa niya. Okay, ethical ba yan or hindi? May tamang attitude ba siya? O hambog siya? Or ano mo yun? Alam niya naman yan, mararamdaman niyo na kagad yan, makikita niyo kagad yan, depend sa impression niyo parang sa kanya, di ba? Sa galawan niya palagi, kung everyday mo siyang nakikita. So, and finally, yung result niya, meron ba talaga yung result? Nagpo-produce ba ng result or puro salita lang? Wala naman talagang napapatunayan. Okay, so ingatan nyo yung paghanap ng ganon. Okay, para sa inyo, once again, sa mga gustong maging coach or mentor, walang problema. Kailangan nyo talagang maging ganon in the long run para sa buong team nyo. Pero huwag nyo lagyan ng ganon yung pangalan nyo. Huwag kayo mag-self-proclaim. Hayaan nyo na ibang tao yung tumawag sa inyo ng ganon. And finally, ikalimang M, which is lahat naman itong M's na to, importante. Kasi kung kulang ng isa or dalawa, hindi na siya mag-work ng maganda. So, ginawa ko lang siya by order. Kasi doon ka magsisimula, di ba? Machine, kailangan mo ng magandang company. Yan, nakapili ka na ng magandang company. Kailangan mo naman ng effective strategies para may dispose mo yung products, makabenta ka, kumita ka. Kailangan mo ng system para ganun rin, makabenta ka, kumita ka, para mas madali sa'yo. Mentor, para hindi ka mahirapan. Kasi kapag meron kang effective na mentor, yung sinasabi na papunta ka pa lang, nakarating na siya, nakabalik na siya, nakapabalik-balik na siya. Di ba? So, alam na niya yung pasikot-sikot dun sa daan. Di ba? Kaya may gaguide ka talaga niya kasi ang naisisave talaga sa'yo ng mentor is time, effort, and money. Actually, yung tatlong resources nasisave sa'yo ng mentor. Kaya sobrang valuable ng mentor kasi nga, salit na pagdadaanan mo pa yung pagkakamaling nagawa niya, hindi na. Kasi sasabihin niya sa'yo na hindi yun maganda. So, napakaswerte na mayroong mga effective na mentor. And finally, ikalimang M is yung massive action. Massive, massive, massive action. Kasi walang kwenta lahat ng apat na yon kung hindi ka naman nagtitake ng action. Di ba? Meron ka ng magandang company, meron ka ng CSS, meron ka ng mechanism, yung system na nag-work para sa'yo, tutulungan ka nun para mas mapadali yung trabaho mo. Tapos meron ka na effective na mentor. So, walang kwenta yung apat na yon kung hindi ka naman gumagawa ng action, hindi mo in-apply yung mga natutunan mo, hindi mo sinusunod yung mentor mo. Alam mo yung naghihintay ka ng himala. So, very important na meron ka ng massive action. Kasi nga, even though part-time ka, dapat meron kang full-time attitude. So, yun yung isa sa mga magandang natutunan ko before, nung nagsisimula pa lang ako. Even though part-time ka, dapat meron kang full-time attitude. So, anong ibig sabihin nun is yung, even though part-time ka, ang nasa isip mo palagi, business. So, every time na magkakaroon ka ng oras, binubuhos mo lahat sa business. Mag nag-i-invite ka, prospecting, nagpe-present ka, lahat ng available time na meron ka. So, even though part-time ka, meron kang full-time attitude. Kasi isipin mo ito ng maigi para sa inyong mga nag-work or even nasa school pa lang, wala pang work. Hataw na hataw ka nga sa pagtatrabaho eh. Diba? Kahit na ayaw mo pang bumangon, babangon ka. Gigising ka para lang pumasok sa trabaho kasi hindi ka pwedeng malate. Diba? Kahit na hindi mo gusto yung mga kasamahan mo doon sa trabaho, pumapasok ka pa rin. Kahit hindi mo gusto yung boss mo, pumapasok ka pa rin. Bakit? Kasi kailangan mong kumita ng pera. Pero in the long run, in the end, ang pinapayaman mo is yung may-ari ng company. Wala kang chance na
maging kasing yaman niya or kahit man lang sumunod sa kanya, kahit man lang ikatlo sa kanya, wala. Kasi minimum wage, salary, doon ka umaasa. You are getting paid by the time you spent. Hindi naman yung effort mo yung binabayaran eh. Ang binabayaran sa'yo, yung oras na pinasok mo. Baliktad, pagdating dito sa network marketing, ang binabayad sa'yo is yung oras mo tsaka yung effort mo. Okay, gano'n? Kasi kung hindi ka nabibigyan ng oras, hindi ka makakapagbigay ng effort. Diba? So, binabayaran sa'yo is yung time and effort na ibinibigay mo sa business na in the long run, pwede kang bigyan ng time and financial freedom. Pwede kang kumita ng millions. Okay, pwede kang kumita ng multi-millions kasi marami nang nakagawa. So, kung dun nga sa work na gano'n yung mangyayari sa huli kapag pinagpatuloy mo lang hanggang dulo ng buhay mo, ganun lang. Nahataw na hataw ka doon, bakit hindi mo gawin dito sa network marketing business mo? So, massive action, very important. Now, balik tayo dun sa pinakang topic natin. Ano bang dapat mong gawin? Nahihirapan ka lang sa business mo, talagang struggle ka, lilipat ka ba or hindi? Aalis ka na ba dyan or hindi? So, kung meron ka nung 5 M's, dapat kumikita ka na. Dapat kumikita ka na talaga actually kung meron ka nung 5 M's na yun eh. Dapat hindi ka nahihirapan. I mean, nahihirapan ka, yes, pero kumikita ka, nagkakaroon ng progress even though nahihirapan ka kasi hindi pwede, hindi porket meron kang 5 M's, is wala nang kahirap-hirap yung business, ang dali na, kikita ka na ng mabilis, yaman ka na agad. Hindi ganun, okay, wala naman akong sinabing ganun. Pero mas magiging mas madali sa'yo kapag ka meron ka nung 5 M's. Mahihirapan ka pa rin, pero kumpara sa hirap nung iba, mas madali sa'yo. Kasi may katulong kayo, may 5 M's kayo. So kung meron ka nung 5 M's, huwag ka nang umalis dyan. Ba't ka nag-iisip umalis? Ay, baka naman, baka yung iba sa inyo is nag-iisip agad lumipat. Ano ka pa lang, 3 weeks ka pa lang. 3 weeks ka pa lang hindi kumikita. Naisip mo na na ang hirap ng networking. Hindi ka pa hindi naman get rich quick scheme yung pinasok mo eh. Unless yun yung sinabi sa'yo nung, yun yung pinaramdam sa'yo nung, ano mo, nung nagpasali sa'yo, nung upline mo. Kaya nga yun yung tinuturo ko na huwag magbigay ng false expectation, huwag mambaliw. Kasi in-expect ng mga bago, eh, mabilis silang yayaman. Hindi ganun eh. Hindi ganun na network marketing. Yung talagang legal at legitimate, isa lang yun. Yung talagang legitimate na networking company, hindi siya get rich quick scheme. So, wag mo expect na ganun. Sa akin naman ito manggagaling yan. Kasi kabilang ako sa legit na company. Hindi siya mabilis. Hindi siya mabilis ang kitaan. Hindi porket meron ka ng 5 M's, kikita ka na kaagad. So, kung meron ka ng 5 M's na yon, kung ginagawa mo naman talaga, yung ikalima, di ba, massive action, kung ginagawa mo naman talaga, magbigay ka na at least 6 months diyan. 6 months na tuloy-tuloy, ha? Tuloy-tuloy na hindi ginagawa. Hindi yung, even though part-time ka, tuloy-tuloy na ginagawa. 6 months to 1 year, even though alam mo yun na nag-work ka, nagagawa mo pa rin yung business kapag ka-available na yung time mo. Pero kung ginagawa mo lang kung kailan mo trip, diba, sigurado hindi ka kikita. Okay, yun yung sigurado ko sa'yo. Makakachamba ka lang pero hindi ka talaga magkakaroon ng freedom na ino-offer na network marketing. Part-time ka na nga, yung attitude mo part-time pa. Diba? So, kasi kung kailan mo lang trip gawin. So kailangan part-time ka pero meron kang full-time attitude, ginagawa mo siya sa lahat ng available time mo. So kung meron ka nung 5 M's, huwag kang alis dyan, maswerte ka, meron ka kasi ang hirap makahanap ng 5 M's na yon. Baka ang kulang sa'yo yung ikalimang M. Meron kang 4 M's pero kulang ka ng ikalima, which is massive action. Eh, paano kung wala? Paano kung kulang? Paano kung wala? Yun yung reason kung bakit ka nahihirapan ngayon. So, mag-isip ka na. Kasi yung iba pwedeng sabihin nyo na, ang laki kasi ng invest ko dito, ganito, ganyan. Yes, naiintindihan ko yung part na yon. Pero, bakit ka ba sumali in the first place? Sumali ka ba dahil para sa company, para yumaman yung mga may-ari ng company. Wala naman siguro sa inyo nasa matinong magpag-iisip na yun yung reason kung bakit ka sumali. Sumali ka ba dahil para mas payamanin pa yung upline mo? Yun ba yung reason? Hindi naman, di ba? Ang reason natin, halos pare-pares nga tayo, is gusto natin magkaroon ng time and financial freedom para sa atin at para sa family natin. Hindi para sa company, hindi para sa uplines. Kaya ko tinire-remind kasi baka nakakalimutan mo na. Ang iniisip mo lang is yung ganda yung company, yung iba sa inyo, hindi nyo alam kung sasabihin, hindi naman talaga ginagawa para sa upline nyo. Pero kung wala naman talagang naitutulong sa yung upline mo, bakit nandiyan ka pa? Diba, mas lalo mo lang pinatatagal yung sarili mo na ma-achieve yung kung ano man yung goals mo. Mas lalo mo lang pinapahirapan yung sarili mo. Diba? Very basic, hindi natin kailangan na nakagraduate para maintindihan natin yun. So kung wala ka ng 5 M's na yon, mag-isip ka na kasi hindi ka nag-join sa networking para sumaya yung ibang tao, para yumaman yung ibang tao. Nag-join ka sa network marketing para ma-achieve mo yung mga goals mo. So para maging mas malinaw sa'yo yung maging sagot dito, so sa tanong na to kung lilipat ka ba or hindi, meron akong ginawang bagong training bootcamp which is walang poweran bootcamp. So doon mo madi-discover lahat ng kailangan mo ma-discover, mga sikreto ng mga uplines mo, yung feeling na alam mo, ginagawa mo naman lahat ng tinuturo nila, even unethical, ginagawa mo, ginagaya mo sila, lahat, ginagawa mo na for the last
3 months, 6 months, or 1 year mahigit, ginagawa mo, pero bakit ganun? Parang walang nangyayari, parang walang nagiging progress, bakit ganun pa rin yung nangyayari sa'yo? So, dun mo malalaman yung sikreto. Samantalang successful naman sila, sabi, di ba? Para ka maging successful, kailangan makinig ka at magpaturo ka doon sa successful. Pero bakit ganun? Ginagawa mo naman, ang tagal na, bakit wala pa rin nangyayari? Okay, so, yun yung sasagot doon sa tanong na yun sa Walang Power and Bootcamp. 6 videos lang naman yun. Kung susumahin mo, I think, lalampas na, mahigit 1 hour lang yun. So, hindi siya kakain ng masyadong oras sa'yo. And kung disidido ka talaga na magkaroon, kumita ng malaki sa network marketing, i-access mo yung Walang Power and Bootcamp. Libre lang yun. Makikita mo yung description sa ilalim nitong video na ito. So, I hope marami kang natutunan at na-realize dito sa video na to. Make sure apply mo kagad lahat ng mga natutunan mo. And kung meron ka mga katanungan, suggestion, violent reaction, comment mo lang dyan sa baba. And kung nagustuhan mo tong video na to, make sure click mo yung like. Okay? And kung hindi ka pa nag-subscribe, subscribe ka na para masaya. Power tayo. Okay? So, once again, this is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time. Once again, maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So, once again, thank you sa panonood mo and see you.